ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay dalang. Tanay inakonihat hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaluob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal.
Ang paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa papamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot, sa tapat ng Baal Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi naman sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin." Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ay sa akin nagkupkup, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Siya ay mandirigma ng walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan ng ang mga kawal ng paraon. Sa dagat na mga tambo ay mangagsilulong. Lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati nasa sakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Magsitayo ang lahat. Dinggin ninyo
lahat ngayon. Ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at Pareseyo kay Jesus, Guru, maaari po ba na pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, laging masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambukalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga Ninibe laban sa laking ito, at ito ay kakatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di sama kay Jonas ang naririto. Sa araw na yun, titindig ang reyna ng tibog laban sa laking ito, at ito ay kakatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di kama kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na ang lahat. Ang mga eskriba at ang mga Pariseo, wala silang pananampalataya kay Jesus na siya ang Mesiyas na padala ng Diyos Ama sa lupa para turuan tayo
kung papaano mamuhay sa lupa, at sa ganoon, gaganda ang ating buhay dito sa lupa. At pagkatapos ng ating buhay sa lupa, makakamit natin ang langit. Papaano walang pananampalataya ang mga eskriba at mga pariseo? Ayaw nilang pakinggan ang mga turo ng Panginoon. At ayaw nilang isagawa sa kanilang buhay ang turo ng Panginoon. At sa ganoon, magbagong buhay. Nananatili sila sa kanilang buhay na makasalanan. Tayo rin ba ay katulad ng mga eskriba, mga pariseo na walang pananampalataya sa Panginoon? Kung ayaw po natin pakinggan ang mga turo ng Panginoon, at lalong-lalo na ayaw natin isagawa sa ating buhay ang kanyang mga turo, at ayaw natin magbagong buhay, katulad din tayo ng mga pariseo at mga eskriba na walang pananampalataya sa ating Panginoon. Kung ibig natin patunayan na may pananampalataya tayo kay Jesus, lahat ng kanyang itinuturo, pakinggan natin mabuti at isagawa sa ating buhay. Magbagong buhay tayo ng husto. Minamahal kong mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyaya na makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ang ating tugon, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Para sa mga kapatid nating nagdurusa at nagtatanggol sa katarungan at kapayapaan, laban sa kaguluhan at karahasan ng junta militar sa Myanmar, upang manatili ang kanilang siglang kumilos para sa kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos na di magkukulang sa awa, manalangin tayo.
Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Para sa panunumbalik ng kapayapaan sa Myanmar, na naway maging bunga ng pagbabata ng mga hirap at sakit ng kanilang mamamayan at ng pakikiisa natin sa kanilang pagtatakwil sa karahasan, kawalan ng katarungan at pagsikil sa karapatan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakakaasam mo mula pa noong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanyang magpakailanman. Kinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo na ang lahat. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alat na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alat na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga pag-aakin na ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang akin na hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan na gaya ng iyong kaloob, upang ang mga kandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukod sa kagad mo na siya ay iwastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagliliw, iyong ipinakintulot na baka balik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay hinihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasah sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang puso mong mahal, bukas.
bakal ng pag-ibig na lubhang dalisay. Nagkatuwang tao ka sa lupay na muhay. Ikaw ay nagmahal hanggang kamatayan. Nang sugatan nila ang puso mong mahal, dumaloy ang tubig at dugo mong banal na humugas sa aming mga kasalanan. Nagatid sa amin ng walang hanggang buhay. Pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Nang sugatan nila ang puso mong mahal, tumaloy ang tubig at dugo mong banal na humugas sa aming mga kasalanan. Naghatid sa amin ng walang hanggang buhay. Pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo na kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, ginagabayan mo ang makaamang pagmamahal, ang sandilika, buong kababaang loob namin na ipinagdarasal ang mga kapatid namin sa Myanmar na ngayon ay dumaranas ng paniniil ng kanilang militar at ng pandemyang COVID-19. Marami sa kanila ang nagdurusa, nagugutom, may sakit, biktima ng karahasan, nawalan ng tahanan, at nagkawatak-watak ang pamilya. Tungkayan mo sila ng iyong awa at ipag-adya sa anumang pinsala at pag-isahin sa katarungan at kapayapaan.
ang mga naninindigan para sa katotohanan at katarungan ay puspusin mo ng lakas ng iyong banal na Espiritu. Patibayan mo sila sa paniniwala na itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak at mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo at sa kanyang biyaya ay mamunga ang kanilang pagsisikap at pagbabata ng hirap at pasakit. Antigin mo ang puso ng mga nagiging sanhi ng karakasan at pagdurusa ng kanilang kapwa at akayin mo sila sa pagsisisi at pagbabagong loob. Mapayapa mo kaming buklurin bilang isang pamilya at pagkaisahin mo kami sa pagtuturing na kami ay magkakapatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Maupo na muna ang lahat at makinig ng mabuti. Maari na po lumabas ang mga